Hey guys, Yon Teki here, and today is tetest natin yung Warhammer Space Marine 2. So ito yung bagong AAA sa Steam, no? Very high demanding tong game na to. Actually, yung Steam Deck is nagta-struggle dito sa game na to. And yung Legion Go rin is hindi siya masyadong optimized. Pero dito is nag-download tayo ng AMD Fluid Motion Frame 2. So itatry natin siya kung magkakaroon ng improvement, no? Itatry din natin yung lossless scaling at itatry din natin yung GPD-G1 na external GPU natin. So alamin natin kung ano yung pinaka-optimized na settings para dito sa game na to. So ang quick settings natin sa video, borderless, by default naka 800p yung resolution natin. Tapos quality ng FSR2. Yep. Then VSync on. Tapos naka-low siya lahat. Ayan. Hindi niya talaga kaya kahit medium. I-struggle na siya. So yung fluid motion frame natin, ayan, naka-on naman siya. On. Ito na yan. Then try natin game. Okay, so dito pa lang naka 30-ish FPS na tayo. Repeat. Kill team leader to squad. Confirm Vox contact. Maabot siya ng 40 minsan. So yan, nasa 40s na tayo. Ayun o, nasa 40 plus lang ang inaabot natin. So almost walang halos improvement yung fluid motion frame 2. I think same lang din to nung default settings natin. Try natin i-disable ah. So ayan, nakikita nyo, halos wala rin masyadong pinagkaiba. So try naman natin gamitin yung lossless scaling. Tingnan natin kung may improvement. Nakikita yung graphics natin. Okay, so ito yung lossless scaling app. May bayad nga nito sa Steam. So mayroon tayong mga review na to. Check nyo na lang sa channel ko and check nyo yung link sa description. So ang sinet natin scaling type is AMD FSR. Ayan. Tapos frame gen natin nasa 2.3, tapos nasa extreme mode tayo. Scale natin siya. Before that, make sure pala na magwi-window mode tayo. Here, settings. Window mode. Apply. Apply lang. Lossless scaling. Tapos, click nyo lang yung scale. Then, balik kayo dun sa screen. So, ayun, nakita nyo. Nagkaroon ng naging sharper yung image niya. Kaso, meron siyang konting ghosting, no? Ayun, naiiwan sa kanyang shadow.
Pero mas smoother siya ngayon. Mas smooth yung galaw niya ngayon. Ayan. Although, hindi nyo nakikita yung exact frame rates niya, no? Pero dito sa screen ko is mas smooth siya. Kaso yun nga lang, meron siyang ghosting nga. Ayan. Ayan yung naghihiwala yung ulo niya. So, subukan natin babaan yung frame gen niya. Gawin natin X3. Unscale tayo. Tapos, X2 lang tayo yan. Scale. So, yun. Nabawasan yung ghosting niya no, sa X2. And, yan. Mas naging sharp pa rin yung image. Ito yung habang natakbo. So yun, one of our options para ma-improve yung graphics niya at yung smoothness ng gameplay. Yan, gagamit tayo ng lossless scaling. Yan, nakita nyo. Okay, kung alisin natin yung ating overlay. Label natin. So ayun, ito yung exact frame rates niya na nakukuha. Pero I don't think it's really 60. Siguro to mga I think mga 50 plus lang siya. Pero at least smooth na rin. Ganda na rin ang ano niya, graphics niya no. Ayun oh. Okay, so try naman natin yung GPD-G1 kung malaki ang i-improve niya. So, ito naman yung ginagamit nating GPD G1. So, ayan, nakikita nyo yung 7600 XT natin. Enable na siya. And yung graphics natin, same pa rin nung una. Ginawa ko pa rin yung settings lahat. FSR quality pa rin. Tapos, ayan, allow pa rin siya lahat. So, dito, pumapalo na tayo ng minsan 60. Pero bumababa pa rin ng mga 40 plus. Smooth pa rin yung graphics nyo rito. Kita nyo nasa 50 siya. Wala tayong stable na 60 pala. Around 40-ish pa rin. So kahit i-medium settings natin yan. I think same pa rin ang result natin. Kung sa setting is ayan o, 40-ish pa rin siya. Mas mababa pa nga ngayon kasi pero dito, umabot siya ng 50 plus. So, almost walang pinakaiba sa low tsaka sa medium. So yun guys no, nakita nyo yung comparison natin ng bawat settings na ginagamit natin, yung lossless scaling, fluid motion frames, at yung GPD-G1. So I think yung fluid motion frames walang halos pinagkaiba no. Siguro may konting improvement lang sa FPS, about mga 2 to 3 lang the major improvement. Yung lossless scaling yun, medyo maganda ang improvement niya kasi mas nagiging sharper yung image. Ang problema nga lang nun is may ghosting siya. So kung okay lang sa inyo yung ghosting, go for lossless scaling. Very optimized yung ano niya, yung graphics niya para doon. Yung GPD-G1, hindi masyadong malaki yung improvement. Although kasi nasa lowest setting tayo eh. Kapag hinay pa natin yun, I think mas bababa pa yung frame rates natin. Pero at least doon stable yung frame rates niya. Around 40 plus naman siya. No? Hindi na siya bumababa ng 30. So ayun guys, sana nagkaroon kayo ng idea kung ano yung mas babagay na configuration or settings na gusto nyong gawin para dito sa Space Marine 2. Very demanding talaga to. At least dapat siguro medyo high-end yung PC nyo para ma-enjoy nyo talaga yung full graphics niya. No? So, nag-i-struggle talaga to sa Steam Deck. Dito naman sa Legion Go, playable naman siya. I think stable 30 FPS, pwede nyo siyang ilock doon. And yeah, I hope you enjoy this video and see you again to the next guide. God bless!